Grabe naman, kauwi ko lang, may intriga agad. Kasi mga kakuchero, nung isang araw, nag-content tayo tungkol kay Senator Mig Zubiri. Okay, na ano siya, no? He is going to be ousted, mga kakuchero. Yun ang chika, no? Siya daw itatanggalin bilang Senate President. Dahil hindi raw happy ang Malacanang sa kanya. Alam niyo ang problema dyan, again, isa po sa mga problema ng argumento na yan, wala akong impluensya ang Malacanang sa mga patakaran na nagaganap sa loob ng Senado. That's number one. Number two, mukhang ano eh, doon pa lang sa pagkakasulat ng article ng Politico, parang medyo may, medyo hindi tasteful, na parang hirap paniwalaan na factual. So, parang ganun dating. But, alam nyo mga kuchero, no, sa wala namang problema ipagtanggol ang iyong sarili, no, Senator Mig Zubiri. Wala namang problema doon, hindi issue yan. Pero don't throw people under the bus simply because you want to defend yourself. Oh, anong ginawa niya mga kuchero, no? Nilaglag niya si Senator Amy Marcos para lang ginawang pinangsangkalan sa ano? Pinangsangkalan doon sa dyan sa chismis. Natatanggalin siya bilang Senate President. Papakita ko sa inyo mga kuchero. Ayan, ito yung balita. Ito yung balita nung tatanggalin daw siya. No? Zubiri denies rumors of supposed ouster as Senate President. Ayan yung chismis. And then, nagsalita siya. Ano yung sinabi niya? Addressing the claim that Malacanang was frustrated, okay, no, na iinis na raw ang Malacanang sa kanya, by his failure to prioritize the measure of the on the RCEP or RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Alam naman natin, alam nyo mga kuchero, alam nyo, ako hindi ako pabor dyan sa RCEP na yan. Papatayin niya ng ating agriculture at ang ating fisheries. Zubiri said that the delay in the passage stemmed from the lack of support it got from the sponsor, from the main sponsor herself. Hindi raw ito sinuportahan ng primerang sponsor nito. Kasi Foreign Affairs eh, Committee on Foreign Affairs ito. Na hinahawakan ni Senator Amy Marcos. O, sabi nito ni Senator Zubiri, siya na lang daw ang tumrabaho. Ngayon, I took it upon myself to take over and sponsor the measure on the floor that has never been done before, where the Senate President himself will be subject to sponsorship and interpellation. After which, we approved and ratified it in 3 days with the highest ever vote count. Does that not show real leadership in the situation? Oh, sinabi ni Zubiri. Para lang ipagtanggol yung sarili niya, pinangsangkala niya si Senator Amy. Oh, ito pa yung sinabi sa balita. The RCEP was previously referred to the Foreign Relations Committee na under nga kay Senator Amy Marcos. So, ang sinasabi ni Senator Zubiri, hindi raw kasi tinrabaho ni Senator Amy Marcos yung RCEP. Kaya daw nagkaganyan-ganyan, wala rong magandang measure na nangyari, hindi raw napag-usapan kasi hindi raw tinrabaho ni Senator Amy Marcos. Siyempre, papahuli pa si Super Ate dyan. Hindi pwedeng hindi siya sasagot dyan. So ito ang sinabi ni Super Ate, ayan. Para maghalal ng isang Senate President. Samantala, dumepensa naman si Senator Amy Marcos sa naging pahayag ni Zubiri na siya umano ang dahilan kung bakit na-delay ang ratifikasyon ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na priority measure ng Administrasyong Marcos. Paliwanag ni Marcos, nagpatawag na agad siya ng public consultation bago pa man isumite ng Office of the President ang RCEP sa Senado noong November 29 ng nakaraang taon. Agad aniya siyang nagpatawag ng pagdinig ngunit hindi umano nakipagtulungan ang mga... September pa lang, inaasikaso na niya yan. Saan niya mismo nanggaling? Saan niya mismo nanggaling? September pa lang daw. Pagkakuha niya ng papeles, inaasikaso na niya yan. Oh. Pero hindi nakipagtulungan... Sino ang mga ahensya sa kanya? O, ayan. Ahensya ng gobyerno. Humingi rin anya siya ng tulong kay Zubiri para pasagutin ang mga ahensya ng gobyerno, ngunit wala umanong nangyari. Humingi pa ng tulong kay Senator Zubiri, pero walang nangyari.
Yan yung problema pag may pinangsasangkalan ka kasi para isalba yung sarili mo. Senator Zubiri naman, huwag kasi ganun. Huwag ganun, that's not good practice. Not even in the Senate, it's a collegial body. Dapat nagtutulungan kayong lahat dyan, hindi kayo naglalaglagan. Unang tinanggihan ni Marcos ang pag-sponsor ng RCEP sa plenaryo hanggat walang anyang sapat na proteksyon para sa sektor ng agrikultura at maliliit na negosyo. Tama lang naman. Tingin ng presidential sister ang pagpapalit sa executive secretary ang posibleng dahilan sa delay sa pagsumite ng RCEP sa Senado. Nanindigan si Senator Marcos na hindi dapat ipilit na siya ang dahilan ng pagkaantala sa pagpasa ng RCEP. Sinang-ayunan ng Senadong RCEP ratification nung nakaraang buwan, ngunit nag-abstain sa botohan si Marcos habang bumotong hindi pabor si Senator Risa Ontiveros. Alam na guys ha. Alam na this. Alam na kung ano nangyari, no? Yan ang problema. So ang tunay ng kwento pala, September pa lang humihingi na ng tulong si Senator Aimee. Dahil siya ay nagpa-public consultation na, ibig sabihin, pagbabasa kanya ng papel sa Committee on Foreign Affairs, pag sinabi nating public consultation, siya ay nakikipag-usap sa iba't ibang mga tao, sa mga stakeholders. Stakeholders, ibig sabihin sila yung maaapektuhan nitong programa na ito. So, kinausap na ni Senator Aimee Marcos. Oh. Tapos, gusto niya maipag-usap sa iba't ibang mga departamento na involved dito sa RCEP. Probably, that's DA, Department of Department of Agriculture, DTI, SEC dito. Mukhang hindi naman. DTI, ano pa ba? Siguro for farmers loans and everything, land bank, DBP, and all of that. So, SMEs, pagdating sa loan ng SMEs, DBP yan. So, pero hindi nagre-responde. Itong mga ahensya na to, itong mga grupo na to. So, humingi pa siya ng tulong kay Senator Zubiri pero wala siyang nakuha. Yan po ang problema kapag ikaw ay naglalaglag, pag ang isang tao ay naglalaglag para isalba ang kanyang sarili. So, ano pong nangyari, Senator? Senator Zubiri, sayang, binoto ko pa namang... Ay, nako. Senator Zubiri. Ano ba yan? Huwag po tayong ganun. Kung meron po tayong kakulangan, ang kinina lang po natin yung ating kakulangan. Ano? Wala naman nung ano eh. There's no harm. There's no harm in it. Mga ano, Senator Aimee, no? There's no harm in it. Okay lang yan. Wala problema dun. So, kung nagkulang, eh mag-sorry na lamang, di ba? Mag-sorry. Total naman, nasa inyo pa rin ang tiwala ng mayorya ng Senado, eh wala naman sigurong problema. Kung aangkinin na lang natin yung ating pagkukulang, no? Kaysa isisihon natin sa iba. Di ba, Senator Zubiri? Alam naman natin yun eh. Alam naman natin yun. Alam mo, si Senator Zubiri, ano naman yan eh. Madali naman kausap yan. Magaling naman si Senator Zubiri. Yun lang, every now and then, tulad ng ganito, may mga, every now and then, pumapalya, tulad nito. Pero okay lang yun, it's forgivable. Huwag na lang po maulit, no, Senator Zubiri. No. So, yun po mga kutsero, napaikli lang po nito. No? Update lang talaga ito. Ayan, so maraming po salamat sa panonood po nitong video. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Coach Jarrett. Pa-follow na rin po ang ating Facebook page, Coach Jarrett din po. And I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See y'all later. Bye.